bayan ngayon nagbubuni, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libi, sa kanyang kinalulugmukan, dininig aming panambitan, abang bayan nagpag-ibig, sa kandili niya nananabig, bayan kayo'y nagpupuni, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libi. Bayan ngayon nagpupuni, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay Miyerkules na tinatawag nating pula na Miyerkules o Red Wednesday, na ito ay pagdiriwang na espesyal sa banal na Ekaristiya para sa mga Kristiyanong pinag-uusig na pinamunuan ng Aid to Christian Aid, ACN, bahagi po ng grupo ng Pilipinas na rumispundi sa mga biktima ng mga inuusig. Isama natin sa misang ito ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng lambana ng itim na Nazareno, kay mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa patibang dako ng mundo, at mga na cross-posting na chapels, groups at communities. Sama rin natin sa misang ito ang mga biktima ng karahasan dahil sa iba't ibang programa ng ating pamalaan na salungat sa karapatang pantao at salungat sa buhay. Sama rin natin sa misang ito ang intensyon ng ating simbahan para sa matagumpay na simbahang may sinodo. Gaya ni Daniel na nakakita na ang haring ay nagkamali at parusahan ng Diyos, ayon pa sa aklat ni Propeta Daniel, dapat makita rin natin ang mga palatandaan sa ating panahon kung paano natin ito may sa buhay panampalataya. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang pang-anim na palatandaan sa kaganapan ng panahon ay pinapayag na ating Panginoon na ito ay pag-uusig, inuusig ang mga nampatay kay Kristo, pero kailangan magkaroon tayo ng pag-asa, pagtitiwala o pananalig sa Panginoon at tunay na pag-ibig na siyang maghatid sa atin para sa Kanya. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kais nasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnabayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, iniibig mong makatambal sa pagpakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan.
ipagkalob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa panindigan ang mga pangako mo'y maaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sanlibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipaliliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kikwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na iyon at pinasulat
sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, mene, tekel, parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinaguga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kaluuban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan.
at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay tinagurian o tinatawag na Red Wednesday, Merkules, na magsuot tayo ng pula o pink. Hindi po ito pang politika. Ito po ay simbolo na ang pula ay simbolo ng pagiging martir. At ngayong Miyerkules, atin pong inaalaala ang lahat ng biktima ng pag-uusig, lalo't higit na ang mga Kristiyano. Kaya ngayong Miyerkules, kakaiba po ang ating diin, ang mga punto, dili kaya ang ating focus sa ating pagninilay-nilay tungkol sa mga pag-uusig at ano ang kahulugan nito sa ating buhay, panampalataya. Paano tayo maging saksi sa buhay, panampalataya? Para kay Daniel, at ito ang ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 28, na kung saan sinabi kin Daniel kung ano ang totoo na pangyayari. Noong si Belshazzar, anak ni Nebuchadnezzar, na siya yung hari doon sa Babylonia, kanya pong pinahirapan ang mga Israelita, ang mga gamit sa templo, gaya ng lahat ng mga ginagamit para sa pag-alay sa Panginoon, mga ginto na gamit, mga pilak na gamit at iba pa, ay kinuha ni Nebuchadnezzar. Ngayon naman, nagkaroon ng salo-salo itong si Belshazzar na anak ni Nebuchadnezzar. Ginamit ba sa paglapastangan sa mga banal na bagay na dapat doon lang sa templo? Kaya mayroong lumitaw na kamay na nakasulat, Mene, Mene, Tekel, Parsen. Ito ay lumang salita at ang ginagamit dito ay lumang titik din na hindi na ginagamit sa ating panahon. Pero si Propeta Daniel, ang siyang nakapagbigay ng kahulugan na itong Mene, matatapos na ang paghahari ni Belshazzar dahil siya ay naglapastangan sa pangalan ng Diyos. At Tekel, tinimbang siya, ngunit kulang. At Parsen, ang kanyang kaharian ay ibibigay sa Media at Persia. Ang Diyos ay may iba't ibang paraan na tayo ay bibigyan ng pagpitik. Paalaala, gising na, mamulat na sa katotohanan. Kaya si Daniel sa ating salmong tugunan, nagsabi, dakila't papurihin ang Poon magpakailanman sapagkat siya'y gumagawa ng katarungan para sa atin. At itong katarungan na ito ay dapat bigyan natin ng pansin. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, talata 12 hanggang 19. Atin pong napakinggan mula sa Ebanghelyo ni San Lucas ang mga palatandaan sa kaganapan ng panahon, the last times, o tinatawag dito yung parosya, kaganapan ng lahat. At bago yung kaganapan ng lahat, mayroong paghukom. At ang paghukom ay daraan muna sa proseso ng tinatawag na signs of tribulation, mga palatandaan ng mga paghihirap.
Yung kahapon po na ebanghelyo, nandoon po ang mula sa una hanggang panglima na mga palatandaan sa paghihirap, gaya ng pagkaroon ng mga piki na Mesiyas na magsabi na siya ang Kristo daw at gawin pa siyang advisor sa isang mataas na opisyal. At pangalawa, magkaroon ng mga gera at paghimagsikan. At pangatlo, yung sa bansa o dili kaya ay karian sa karian, magkaroon ng gera. At pang-apat, magkaroon ng lindol. At pang-lima, magkaroon ng kagutuman. At mga salot at saka mga palatandaan sa kalangitan. Itong pang-lima sa kahapon, nangyayari na po sa atin dahil so mga palatandaan sa kalangitan, mga palatandaan na itong mga global warming at iba pa, bahagi na po ito sa lima. Ngayon ang pang-anim. Ang pang-anim ay pag-uusig. Pag-uusig sa mga nanampalataya. Sinasabi ng ating Panginoon na darakpin kayo tuusigin. Kayo dadalhin sa mga sinugugaw, panglitisan at pabilanggo dahil sa akin. At ito'y mga nangyayari. Bakit po nangyayari itong pag-uusig? Nangyayari itong pag-uusig sapagkat ang laging namumuno ay mga masama. Gusto lang nilang pumatay, gusto lang nilang pagpahirap, gusto lang nilang magnakaw sa kayamanan ng bayan. Kaya ito yung nagpapahirap sa Israel. Ang lahat ng mga namumuno nila ay matay tao, mga kurap at magnanakaw sa kaban ng kanilang bayan. At dumating ating Panginoong Hesus, nagtuturo siya ng katotohanan, ganun din ang mga apostol at mga nagtuturo na unang Kristiyano, kaya sila'y inuusig. Lahat po ng magsasabi ng katotohanan ay inuusig. Pero sinasabi ngayon sa ating Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon na pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Pagkakataon na tayo maging saksi at magpatotoo sa buhay panampalataya. Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 13. At itong pagpatotoo ay ginawa nila ni San Andres at mga kasama sa Vietnam. At 117, 117 sa kanila ay pinatay at naging martel. Kaya ngayon si Andrew Donglap o si San Andres Donglap ay ating inaalaala. Sa versikulo 18 naman, kailangan tayong hindi mawalan ng pag-asa. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, hindi mawala ni isang hibla sa inyong buhok. Ito po ay isang salita na pag sasabihin ng ganito ang ibig sabihin, huwag kayong mag-alala, sagot kayo sa Panginoon. Dahil mayroon tayong buhok at yung kumpleto na buhok ay more than 100,000 na hibla sa buhok at araw-araw 100 yung nalalagas. Pero yung sinasabi dito ay isang pagpahiwatig na hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag tayo ay laging nananalig sa Kanya. At sa versikulo 19, nasabi ng Panginoon, sa inyong pagtitiis ay tatamuin ninyo ang buhay ng walang hanggan. Ibig sabihin dito, magpatuloy tayo sa sakripisyo. Mayroon mang magpapahirap sa atin, huwag kayong matakot sa nagpapahirap. Ang pinahirapan nila ay mga katawan nyo lang. Matakot tayo sa Diyos na hindi lang pumapatay sa katawan, pumapatay sa kaluluwa. Kaya kinakailangan natin na manalig sa Kanya, kailangan natin na manatili sa Kanya, kailangan natin na magpahiwatig
para sa Kanya, kailangan natin magsaksi para sa Kanya, kailangan natin ang pagsusulong sa Ebanghelyo ng buhay, sa Ebanghelyo ng kabutihan, sa Ebanghelyo ng pagmamahalan, sapagkat iyon ang turo ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, verso 24, siya na gustong iligtas ang kanyang buhay ay siyang mawala nito. Ngunit siya na mag-alay ng kanyang buhay para sa akin ay siyang magkakamit nito. Huwag tayong matakot na handang mag-alay ng ating buhay para sa Panginoon. Sapagkat kung tayo ay para sa Panginoon, kung tayo ay kumakapit sa Panginoon, kung tayo ay nagsasaksi para sa Panginoon, wala po tayong dapat katakutan. Huwag po nating tingnan ito na katapusan na ng lahat. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. At yung mga nagsasamantala, kahit siguro ang mga anak nila ay mahalal. Yung mga nagsasamantala, kahit siguro sila na mayagpag sapagkat maraming nagsuporta sa kanila, pati ng mga taong simbahan, hindi sila makalabas o dili kaya maligtas sa parusa ng Diyos. Kailangan natin ang pagkakaisa. Kailangan natin ang taimtim na pananampalataya. Kailangan natin ang marubdob na pagpahayag nito ngayong Red Wednesday, pula na Miyerkules, upang yung mga martir na nag-alay ng kanilang buhay ay mabigyan ng katarungan, upang ang Diyos ng katarungan ay siyang ating ipagsaksi, upang ang Diyos ng pag-ibig ay siyang maating maisabuhay ang kanyang pagtuturo na ibigin ang Diyos higit sa lahat at ibigin ang kapwa-tao kaya nang sapagkat kung ating naisabuhay ang pag-ibig, hindi po tayo manglalamang, hindi po tayo mangsasamantala, hindi po tayo gagawa ng masama sa ating kapwa, sa ating bayan, at sa ating mundo. Kung ang pag-ibig ay siyang ipairal, Diyos ang siyang ating napapahayag. Kung pag-ibig ang siyang ibinubuhay, ang kamay ng Diyos ay siyang kumikilos sa buhay buhay natin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa Diyos ang daigdig at ang sangkatauhan. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya nang may pananalig at umaasa sa Kanyang pagtatanggol at atin pong itutugon. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang simbahan naway tumingin sa kinabukasan ng may kapayapaan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, ang mga hinahamak, mga tinanggihan, naway makadama ng kalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manatilawa kami sa iyong pagkalinga. Tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatilawa kami sa iyong pagkalinga. Ang mga may sakit at ang mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, manatiliwa kami sa iyong pagkalinga. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway pagkalooban na walang hanggang liwanag at biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman ng aming buhay upang makakilos at makagawa kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na buhay at nagkahari magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat.
nang ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang ang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pitaya, sikapan at tiling matatag na mga nagdadarita dahil sa pag-usig na mga ayaw maniwala. Ang pag-iisa sa paghahain ni Kristo na ba'y ikatwa na mga matiising ang mga ngalay sa langit nakatala sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay mga marapat ni kay aming pasalamatan ng aming kakalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapalag naming may panindigan at ikaw ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ay nganap na naghahain ng siling buhay. Tulad naman naganap sa iyong anak, mga rugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang helsisi, awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, gimbanal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ni Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niya ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose Advencula na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay gining lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos. Nang kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Andres Dunglap at mga kasama, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang malan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Higyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbuhayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kahit saan, hamakin man.
ko't sakan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, san libo man aking buhay, san libo rin iaalay, san libo ko kamatayan. Sa palad mo ilalaan, san libo man aking buhay, bawat isa'y iaalay, sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggala inyong dangal. Isunggo mo kahit saan, hamakin man ako't sakan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, san libo man aking buhay, san libo rin iaalay, san libo kong kamatayan. Sa palad mo ilalaan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan, at ipagalug mo ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng cross ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dalangin para sa mga Kristiyanong inuusig. Ama namin sa langit, hinayaan mong sumikat ang araw kapwa sa masama at sa mabubuti. Ang anak mong Jesus Cristo na matay para sa lahat ang kanyang maluwalhating muling pagkabuhay na tili pa rin ang limang sugat na dulot ng kanyang pagkasakit. Sa kanyang kapangyarihan, kanyang tinutulungan ang lahat ng pagkasakit, inuusig at pinapaslang dahil sa kanilang katapatan, sa kanilang panampalataya. Mawain at makapangyarihang Ama, huwag mong pahintulutang muling paslangin ni Cain ang walang laban at inasinting kapatid niyang si Abel. Nawa mga Kristiyanong pinag-usig sa buong mundo ay manatiling kapiling ni Jesus sa paanan ng kanyang cross tulad ni Maria ang kanyang ina. Ingatan mo at aliwin ang mga nabibiktima ng karasan at mga naapi. Nawa ang Espiritu Santo ng pag-ibig ay bigyang bunga ang pagsaksi at kamatayan ng mga namatay para sa panampalataya. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa igaling ng aming hiram na buhay. Buong ka ba ang loob mo kaming nanalangin at kami na makaawang kaluluwa po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namang makarumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan na iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen.
pagbabaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, hinagmusmitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng iyong na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bilisyon ito na way maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay maibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming.